Pisces, tignan naman po natin ngayong 4th week of November kung ano po yung mensahe sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video para naman po sa mga gustong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below. Ayan, message lang po kayo and please do follow my page. Ayan, meron din po tayong mga videos doon. Tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong week na ito. So, umpisaan muna natin sa blessings. Tignan po natin ano ba yung mga blessings na marireceive mo ngayong week na ito. Spirit guide, ano pong marireceive? Meron tayo ditong commitment, meron tayo ditong career, at mayroon tayo ditong psychic abilities. So, yan yung iba sa inyo. Sobrang committed kayo sa inyong relationship. Pwede naman na makikita ninyo, Pisces na yung person ninyo is very committed. So, naglalaan siya talaga ng time or perehas kayo. Very committed kayo sa relationship ninyo. Punong-puno kayo ng, sabihin natin, ng trust sa isa't isa. At yung time na binibigay ninyo ay mas magiging maganda pa ngayong week na ito para sa inyong dalawa. So, pwedeng may pinaplano kayo ng person mo. Could be yung iba sa inyo mag-meet kayo. So, very committed din yung karamihan sa inyo sa inyong career. So, pwedeng sabihin natin, kung meron mo mga kakaibang nangyayari sa life ninyo ngayong week na ito, ay hindi nyo masyadong pagtutunan ba ng pansin. Or sabihin natin, basta nasa work kayo, work lang yung iniisip ninyo. So, pwede rin po na yung mga walang trabaho dito, yan, pwede po na magkakaroon na kayo ng trabaho ngayong week na ito. So, claim nyo na yung energy na yan para naman po magampanan nyo na yung mga dapat ninyong gampanan ngayong week na ito. Yung inyong mga responsibilities sa inyong sarili, sa inyong family, at kung kanino man. Psychic abilities. So, yung iba po sa inyo, ang taas po, heightened po yung inyong intuition ngayong week na ito. So, sundin nyo po yan. Please, kung mayroon kayong mga decisions na gagawin pagdating sa inyong love life, pagdating sa inyong career, follow your intuition. So, pwede po na magiging bukas din yung inyong third eye or sabihin natin na basta sobrang heightened niya, activated talaga siya ngayong week na ito. So, balansehin nyo din po. Hindi lang dapat activated siya, dapat balance din yung inyong psychic gifts or yung inyong third eye if ever man nabukas po yung third eye ninyo. So, yan. Tignan po natin kung ano pa ba yung mga mensahe para sa'yo. Tignan po natin pagdating naman sa inyong trabaho, spirit guide, or punta muna pala tayo sa health mo. Spirit guide, kamusta po ang health ni Pisces, ngayong week na ito, ngayong 4th week, Ace of Swords, pagdating sa iyong health. So, yung iba sa inyo, pwede po na meron kayong dinaramdam sa inyong throat. So, ano lang kayo, inom kayo ng mga warm water or honey with lemon, tama ba? Ano pa? So, yung mga candies, pwede po yon para ba ma-ease yung inyong, yung pangangati ng inyong lalamunan. So, ano lang din kayo, mag-focus kayo sa ano ninyo, sa diet ninyo ngayong week na ito, Pisces. Ayan, tignan pa po natin pagdating naman sa trabaho. Kamusta naman po ang trabaho ni Pisces ngayong week na ito, Spirit Guide? Ano po ba yung mangyayari? Ano yung possible na mangyari? Meron tayo ditong strength. So, ayan, sabi nga, diba, very committed ka din naman talaga dito sa career mo. So, ang lakas po talaga ng energy, ano, Pisces, na kayo po ay magkakaroon na ng trabaho. Kung hindi naman, tignan nyo, meron kayong tinetake na bagong step dito pagdating sa trabaho ninyo. So, magiging successful po yan. Kailangan nyo lang talaga islakas ng loob. Oh, do not ever doubt yourself dito sa mga ginagawa ninyo pagdating sa inyong career, pagdating sa inyong trabaho. Check po natin, Spirit Guide. So, mas magiging malakas kayo dito. Alam mo yung parang, nandun yung eagerness ninyo, natapusin yung mga trabaho ninyo on time. Or sabihin nga natin, baka mas maaga nyo pang matapos yung mga works ninyo ngayong week na ito. Check po natin, Spirit Guide. Kamusta naman po ang kaperahan ni Pisces ngayong week na ito? Meron tayo ditong Knight of Swords. So, yung iba naman po sa inyo, sobrang ano kayo naman dito. Medyo magiging magastos kayo ngayong week na ito, Pisces. So, ingatan or iwasan nyo po yan. So, control your finances, control also your emotions para ito, hindi ka mapagastos. Pwede nyo iba sa inyo, may tournament kayo na pupuntahan or ano man to, basta parang may entrance akong nakikita. So, pwedeng magbabayad po kayo. Ayan. Tignan natin. Spirit Guide. Ano lang naman kayo, very cool kayo ngayong week na ito pagdating sa finances ninyo. Check po natin. So, kung meron kayong ma-receive na pera ngayong week na to, pag-isipan nyo talaga kung saan nyo ba yan gagastusin. Pagdating naman po sa negosyo, Spirit Guide, kamusta naman po si Pisces?
Pagdating po sa negosyo ni Pisces Spirit Guide, kamusta naman po ngayong week na ito? Meron tayo ditong 10 of Wands. So, madaming gawain, madaming orders, madaming... Basta madami kayong gagawin dito. Pwede rin na may pinapaayos kayo dyan sa shop ninyo. So, medyo stress yung iba sa inyo. Pwedeng stress na sa gastos, tapos stress pa kayo dahil sa mga gawain. Well, nakaka-stress to in a way kasi parang hindi ba panatag yung isipan ninyo. Pwede nga kasi, ang gulo kasi diba pag merong ginagawa dyan sa shop, tapos bukas pa din yung shop ninyo. So alam mo yun, parang naaabala kayo, distracted ba yung iba sa inyo. Pero nevertheless, maaayos naman po ito. Ngayong week na ito, kasi parang pagtutulungan nyo din naman talaga na parang maayos na talaga siya para makapag-focus na kayo sa work ninyo or dito sa business ninyo ngayong week na to. So yung iba naman sa inyo, pwedeng construction naman yung ano ninyo or hardware. Hardware, yung inyong business. So, kaya parang may binubuhat-buhat dito. So, pwedeng madami pong dadating na supply kasi madaming umu-order din sa inyo. Mataas ba yung demand ngayong week na ito? Pisces dito sa business ninyo. Kaya, talagang pagod din kayo. Diba, sa halip na nandun lang kayo sa cashier, talagang kumikilos din kayo. Yun yung nakikita ko dito. So, pwedeng good problem po ito na paparating sa inyo ngayong week na to. So, ayan, madami kayong kikitain, Pisces. Check po natin pagdating naman sa love life. Kamusta naman po ang love life ni Pisces Spirit Guide ngayong week na ito? Kamusta naman po? Okay, so meron tayong Six of Pentacles na napakaganda din ito. Pwede po na may magbibigay sa inyo. Person nyo ba? Parang reregaluhan yung iba sa inyo, Pisces. O pwedeng baliktad, kayo naman yung magreregalo sa person nyo. So kasi, para bang... Pwede rin na may isi-share yung person mo or kayong dalawa, may isi-share kayo na good news sa isa't isa. Ayan o, diba? Commitment. So talagang pwedeng ilalabas ka ng person mo, magda-date kayo ngayong week na ito. So nakikita ko naman na balance naman po yung relationship ninyo or yung mga binibigay nyo nga dito sa relationship. Check po natin ano naman yung angel message para sa inyo. Spirit guide, ano naman po yung angel message natin for Pisces ngayong week na ito? You are safe, sabi ni Archangel Michael. I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones, and home. So, yung iba po sa inyo, kung nangangamba kayo, ano na kayang nangyayari sa pamilya ko, bakit hindi sila nagte-text sa akin, hindi man lang sila nag-a-update. So, pwede po kasi na mga busy. So, wag daw po kayo mag-alala kasi safe naman sila. Pero, syempre, mas maganda pa rin kung makakausap nyo yung family nyo ngayong week na ito, ngayong 4th week of November. So, magdasal lang po kayo, hingi kayo ng help kay Archangel Michael kung kayo po ay medyo nangangamba pagdating dito sa security ng inyong pamilya, Pisces, ngayong week na ito. So, yung iba naman sa inyo, pwedeng meron kayong pinapaayos nga sa bahay. Ayan. So, nangangamba kayo kasi walang nag-a-update ano na ba yung nangyari. So, yun lang po yung mensahe sa inyo. Ingat po kayo always. More blessings to come and enjoy the rest of your week. Bye-bye, Pisces!